May investment na ba ho kayo sa digital equipment, Mr. Karandang? Hindi pa ho kami bumibili ng transmitter para sa digital TV. Ano ho yun? Ano ho yun? Hindi pa kami nabili po. Hindi pa kami nag-i-import ng bagong transmitter para sa digital TV. Saan ho nanggagaling ang signal na Amcara? Ang totoo po niyan, nung na-assign ang frequency ng Amcara na channel 43 sa ABS-CBN, nung nagsimula sila mag-test broadcast, bumili na ho ang ABS-CBN ho ang bumili ng mga transmitter para doon sa test broadcast. Ito ho ay 2019, Mr. Karandang, no? 2019 po ito? Anong year ho ito? Before 2019 po ito. 2015 po ito. Test broadcast ang ABS-CBN. Kasi inassign po yung channel 43, inassign ng NTC, yung channel 43 sa ABS-CBN po. Yun po ang nangyari. So ang bumili ho ng transmitter, si ABS-CBN kasi sila yung magte-test broadcast. Pero kayo na ho, may-ari ng Amcara nung ulit, di ba? Sabi ho sa divestment po ng ABS-CBN. Oh, tama po yon. Ngayon, nag-gawa po kami ng deed of assignment from ABS-CBN to Amcara, pero hindi pa ho nasasubmit sa NTC. Kasi bakit pa ho kami bibili kung nakabili na, kasi channel 43 siya, so sa channel 43 lang ho siya magagamit. Ganun po yung situation namin. Ngayon. Kaya, nagkaroon ng execute ng deed of assignment between ABS-CBN and Amcara doon sa mga digital TV transmitters. Kasi nga, nakabili na sila eh. Masasayang naman ho yung... Inassign nila sa Amcara lahat ng transmitter? Ito hong sa digital lang po. Tapos, ano hong tax implication nun sa assignment? Nagbayad ba kayo ng buwis para magamit yung equipment na yon o hindi ho? Pag-uusapan pa yon, sa ngayon, nag-execute lang kami ng deed of assignment. Hindi pa ho ito na isasubmit ho sa NTC. Itong tandaan nyo, Mr. Karandang, huwag kayo magtatakip ha. Ang mga tanong ho namin, malinaw. Opo. So, hindi pa ho ninyo binabayaran ng ABS-CBN sa equipment na to sa deed of assignment? Wala pa ho, hindi pa ho na-approve yung ano eh. Itong deed of assignment na to, kailangan namin isubmit sa NTC. Pag na-approve ho, tsaka po pa po process lahat itong mga bayaran po. Dilipat po yung shares na 49% ng ABS-CBN sa inyo. Tama ho, Mr. Karandang? Tama po. Ang 51%, sino ho may-ari? Original po, ang Karandang family po. Ngayon? Ngayon, naka-estate po sa akin yung shares po ng father ko. Kasi namatay na po yung father ko. Naka-estate po sa iyo? Ang tanong po rito, magkano binayad nyo para makuha nyo yung 49%? Ang alam ko ho, 40 million. Hahanapin po namin ng paper trail ng perang yan. Ha? Ako. O sige ha, 40 million. Binayaran nyo ng cash, cheque, paano nyo binayaran? Dividends po. Ha? Dividends. Dividends? Paano ho binayaran ng Amcara ang ABS-CBN? Paano ho binayad nyo? 40 million? Cash po ito? Paano yung binayad? Cash po o cheque? O money transfer? Ano ho ginamit nyo? Tsaka ano ho date ng transfer? Nagkaroon po yun ng deed of assignment ng dividends po. Nag-deal of assignment sa sila sa inyo ng dividendo? Anong dividends po ito? Anong dividends sinasabi nyo? Your Honor. Meron po kayong shares of stock tapos ina-assign nyo po yung dividends nyo sa ABS-CBN? Paano po ito? Your Honor. Pero hindi ko po kapisado ito eh. Hindi ko kasama yung abogado namin. Ilang beses na ho nagde-declare ng dividendo ang Amcara for the past 25 years? Hindi ko po alam eh. Hindi nyo rin alam. Pero meron kayong 40 million na pwede i-declare ng dividendo. Hindi nyo rin alam saan nanggaling yung 40 million.
Noong time na yon, hindi pa ako ganun ka-involved. Ito lang, 2019 po ako na-involved dito sa mga transaction ng... Kailan yung ito? Kailan to, Mr. Karandang? Kailan? Originally po kasi talaga, ang father ko po ang nag-aasikaso ho lahat nito. Mr. Chairman, I think that the witness is being coached. But anyway, we have already elicited facts necessary to show na ito pong Amcara, isang moro-moro po. Ayun ang nakikita ko, ah. That's the conclusion I'm drawing from it. And I would not anyway waste my time asking more questions on this issue kasi malinaw na ho na the dummy relationship between ABS-CBN and Amcara is existing without any iota of doubt.